Hello mga kabossing, welcome back to my channel again. Panibagong araw tayo, panibagong vlog. Panibagong question yung pag-uusapan natin sa araw na ito. Sa pinadalang tanong ni Sir Marco Polo. Kabossing, sa isang buong taon, ano pong buwan ang pinakakonti ang benta niyo? Pero before natin sagutin yan, kung bago lang po kayo napadpad sa aking content channel, pa-like and share naman po at huwag kalimutang i-follow na din po ang aking munting channel. Tara guys, pag-usapan natin. Let's go! Magandang araw uli sa iyo, Sir Marco Polo. Sa tanong mo na, kabossing, ano nga bang buwan ang pinakamahina mo sa loob ng buong taon? Ang pinakamahina po namin ay August. Natasakto po yung iyong tanong, Sir Marco Polo. Kabossing, bakit? Unang-una, tumapot po ng enrollment, August. School supply, siyempre, ang unahin nating bilhin, siyempre, tuition fee. Tapos isa pa mga kabossing, start ng July, umuulan na po yan. August, may mga pumapasok ng bagyo sa atin. Kaya humihina na talaga. Pagdating ng September, October, November, medyo tumataas naman na siya. Pero start talaga ng August, humihina. So ngayon guys, mga kabossing, ang ginagawa namin, dahil mahina nga yung sales pag August, yung mga payables namin o yung mga babayaran namin sa suppliers, like halimbawa po, meron po kaming 120 days, meron din pong 90 days. So, pagdating po ng August, bibilang po tayo ng pa-atras niyan. So, yung May, April, May, June, so yung purchase po namin yan, kung ano lang po talaga yung kailangan i-purchase na mga materials na in demand. Pag mga hindi in demand, konti lang po stock namin yan. Pag mga in demand lang po, yun lang po dinadamihan namin para at least pagdating po ng suppliers, August, halimbawa natapat po ng August, at least konti lang po yung babayaran namin. Tapos ang ginagawa po namin mga kabossing, tips ko din po sa mga bagong open o kaya magpa-plan pa lang na mag-open. Pag malakas po kayo, halimbawa summer malakas po, April, May, June malakas po yan, pati summer pa. Pag may sobra po kayo, itabi nyo lang. Kasi pagdating po ng August na humina, meron po kayong pang-abono para sa suppliers. Kumbaga, meron po kayong mahuhugot na pan. So, yun lang yung ginagawa namin. Pag humina, at least kung may malakas na buwan, so mag-ipon ka. Yung sobra, huwag kong ibili ng kung ano-ano. So yun lang, Sir Marco Polo. Hope na nasagot ko po yung iyong question. At maraming salamat sa mga supporters at subscribers ko dyan. At sa mga new subscribers ko, shoutout po. And maraming salamat mga kabossing, saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Ingat-ingat po para tingnan. Bye-bye!